Hi, good morning. Good morning. Nagulat naman ako. Ikaw pala kasama. Ganda na lalaki na ito. Hindi ka magugulat. Oh, it's my pleasure to be with you, Porky. Yes! And it's also my pleasure to be with our guest. Yes. Si Mr. Bailey Policarpio, ang Sales and Marketing Director ng FPSI. Mula po sila sa FPSI, First... Basahin mo na. Wala po yun. First Philippine Scales Incorporated. Kasama po ni Sir Bailey, si Ms. Leia Soriano, ang Marketing Communications naman ng FPSI. Good morning po. Good morning po. Welcome. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po muli ang First Philippine Scales. Alam mo, eksakto sila na maging guest natin dito. Bakit? Kasi kamakilala nagpa-rin si Mayor Bautista. Sa Commonwealth? Yes. Yes, actually, opo. Yung timbangan ng bayan. Ano po? Kasi yung isang project ng DTI, ayan to ensure yung mga weighing scales sa palengke, accurate, no? Kagaya ng mga timbangang ito, no? So, chinecheck yan ng City Hall. Nagkataon, nung na-raid yata itong Commonwealth, maraming tampered weighing scales talaga doon. Actually, hindi lang naman sa Quezon City Hall or Quezon City Markets. Paano natatampered yun? Paano nalalagyan ng daya? Kagaya nung pinakita natin, nung first visit natin, ano, dito yan tinadaya. Actually, tinatanggal nila yung seal. Okay. Sinisira nila yan, and then... yung loob, no? Para madaya. Kaya ang indicator lang natin dyan, palagi, ang advice siliado. Natin, dapat siliado. Meron siyang seal dito, meron siyang wire. Ito, uses this wires. Wire. Ito, tapos meron siyang, yung mga City Hall, actually, ito yung in-order sa atin ng mga munisipyo. Yung ceiling plier, at saka itong siliadong tinggana to. Saan po nilalagay? Nalagay yan, tapos may wire. Okay. So, meron yung seal dito. Okay. I think we have some pictures na pinresent para maipakita na dyan. So, ginagamitan niya itong ceiling plier. So, seryado siya. Plus, meron itong nakadikit na stickers. Dapat hindi siya baklas. Hindi siya baklas. Yeah, ano po yung reaction ninyo na dun sa ginawa daw na raid? Meron mga, maraming mga Fuji weighing scales na nakumpiska. Yeah, actually, hindi kasi nakakapagtaka na marami talagang Fuji kasi we are nationwide distributor at leading brand kasi ang ating timbangan. Dahil nga, we are accurate, no? We stand dun sa integrity ng ating weighing scale dahil nga meron tayong calibration center na accredited ni DTI na very accurate naman yung timbangan natin. Kaya lang, we cannot control, hindi natin makokontrol paglabas na niyan sa ating tindahan. Yung accuracy kung pwedeng itamper ng kahit na sino yan eh. So, we are sad na kailangan nilang dayain, lalo na sa mga palengke, because we are promoting nga yung negosyo aasenso sa timbangang eksakto. So, paano kayo nakakaano sa DTI? Yung, kumbaga, yung company ninyo at ang DTI, kumbaga, nag-merge siya para sa mapangalagaan yung timbangan sa mga market. Actually, ang company natin, accredited ho sa DTI under PAO, Philippine Accreditation Office. Ito ho ay nagsisigurado na complying tayo sa international standards with regards to sa mga quality and test. So, aside from that, we are the manufacturer of weighing scales. Ang pinakakilala ho dyan would be the Fuji weighing scales. And then we are also distributors of world-leading brands like True Test, Ishida, Vibra, Tanita. Mm-hmm. Sir Bailey, yung bang mga digital, kasi ito digital, di ba? Mm-hmm. Weighing scale, pwede din ba yung itemper? Actually, mas madali yung madaya ang ito? Digital. Talaga? Wow! Violent reaction. Hindi, kasi mas paparito ko dito magtimbang kaysa sa timbangan. Hindi, alam ko kung bakit. Violent reaction. Kung bakit. Hindi siya kaya nito. Paano naman yun? Eh, meron naman ganun, no? Paano niyo po nasabi na mas magandayain? Kaya parang mas naniniwala si Porky dito kasi very accurate. At yung mismong grams talaga, yung point something na ganyan, talaga kukuha niya than this one. Pero, yun nga, mas madali siyang... Paano po ito dinidaya? Kung ito binabaklas, dito pa paano? Oo nga, tinutuwa. Hindi, syempre, para ano, huwag na nga namin sabihin. Ako kasi namamalengke ako. Pag ito ginagamit ko, pag nagpapas sa isang guhi, dagdag na yun. Tama. Mas maganda rito ko. Mm-hmm. Ngayon, pag ang tindiyero naman eksakto, dito ka. Tama. Actually, mas makikita mo yung kita mo pag naka-digital ka, yun naman yung advantage noon. Kaya nga, we give advices also or
sinasabihin natin yung mga munisipyo rin na maging vigilant din dun sa mga digital weighing scales. Kasi karamihan ito lang yung palaging focus nila. So, it's just only ngayon na nalaman natin with Bailey na mas madali palang madaya ito. Kasi ito, di mo na kailangan buksan. Sa keypad pa lang, magagawa mo na. Although, kailangan mong alam ang ano. Alam mo dapat paano. Huwag na daw po natin ituro kasi baka magkaroon pa sila ng idea kung paano gagawin. Pero syempre, ako akala ko hindi nadadaya itong digital. Hindi, kasi yun nga, para ma-aware natin yung ating mga mamimili sa palengke. Kung paano, kasi napaka mahal ng bilihin. Tapos may mandadaya pa. Parang pag hindi mo alam yung ginagawa ng mga tindera, lalo dyan sa parte ng Divisoria, kaya po. Kasi dyan madilis eh, para ma-detect natin kung paano bang sira ang timbangan, paano. Kasi hindi mo, pagbili ka ng 100 piso eh, pag nadaya ka ng 1/4, bilhin mo pag ubas, bibili ka ng kalahating ubas eh. Pagdating mo ng bahay, 1/4 lang kulang pala. Kulang pala ng isang guhit. Huwag na natin ituro kung paano dinadaya. Paano na lang po madedetect na ito palang digital na to, eh, medaya. Paano malalaman? May mga nabibili ho tayong mga test weights gaya nito. May mga naka-indicate ho dyan kung anong timbang niya. Kung ilang kilo. Of course, these have to be calibrated also. And certified. And certified. Yes. So, kapag linagay niyo dyan yan, dapat. Yan exacto siya. Exacto wow, 1 kilo. Sakto. Sir Bailey and Ms. Leia, anong marirekomenda nyo sa mga municipalities na gawin para makasigurado doon sa mga markets nila o sa mga palengke, sa mga talipapa, na tama yung mga timbangan na ginagamit ng mga nagbebenta o nagtitinda? So, unang-una, dapat meron tayong timbangan ng bayan in every market, hindi lang sa public market, but sa mga private markets also. So, yung mga market master, ini-encourage natin sila na mag-set up a minimum of 1 timbangan ng bayan. Mm. And yung kanilang mga test weight should be certified and calibrated and certified. Kaya importante yung accreditation body ng DTI kasi hindi lang basta-basta gumagamit ng test. It should be certified by DTI. So, bawat market po ba meron tayong galing sa inyo na ano, in cooperation ng DTI na meron talagang timbangan ng bayan? Actually, nire-request siya ng mga ano eh, ng munisipyo, ng municipalities, especially the city treasurer's office. Sila yung responsible for putting up timbangan ng bayan and for this, yung mga ceiling ng mga timbangan. But we also would like to mention na hindi lang kasi, hindi naman lahat ng mga vendors natin na talagang nandadaya o sadyang nandadaya. Yes. We would like to mention na ang isang timbangan, pwedeng maging cause ng inaccuracy niya yung sobrang luma na. Yes, okay. Either digital or either mechanical, mas lalo na pag yung over yung tinitimbang natin sa capacity ng timbangan. So dapat alam mo, kung 10 kilos lang siya, dapat di siya lalagpas sa 10 kilos. Yes, oo. At saka syempre kung binabaksak mo palagi yung mga tinitimbang mo or lagi siyang nababasa. There are factors din naman talaga na nakaka-affect sa accuracy ng isang timbangan, both digital and mechanical. So, sinasabihan po natin din na hindi naman lahat dahil lang sa tampering. So, kaya kailangan kahit hindi ka nandaday ng timbangin mo, importanteng ipapakalibrate mo, ipapacheck mo, just to make sure na accurate palagi yung timbangan mo. Tsaka maganda rin yung sinasuggest nyo sa mga municipalities na ganito ba yun? Yes, merong it's just isa, like that. At least one. Kunwari, duda ako ah, parang konti tong baboy na nabili ko na to. Titimbangin doon sa timbangan. Hindi ako kaya ng baka, baboy talaga yung gusto ko. Tama po yun, no? Dapat po, lalo na sa mga malalaking mga market, hindi lang po dapat isa. Kasi dulot-dulo pag ikaw, yes. Di ba tatama rin ka na magpunta sa kabilang dulo? Kumaba yung pila. Yes, opo, opo. So, gano'ng tinatagal na itong timbangan natin? Ano ba, magbumili ako na ito? Naku, lifespan po yan eh. Ang Fuji, makakatest po niyan si Sir Billy kung gano'ng katiba yung ating timbangan. May mga nakikita ho tayo sa mga gumagamit na more than 10 years na. Wow. More than 10 years. Yung iba naman talagang kinakalawang na yung mga gilid-gilid, pero yung loob niya, matibay pa talaga, maayos pa rin. So kasi talagang nag-i-invest kami dun sa aming weighing scales, no? Hindi lang sa mechanical, pati sa digital. So yung quality niya is, sinabi nga namin, world class. So hindi export siya quality. Export quality. Pero sa presyo, ma'am? Regarding sa ibang brand ng timbangan? Makikita compared naman natin na nationwide siya, binibili siya ng mga vendors. So ibig sabihin, hindi siya mahal. So yung mga gusto pong siya bumili, Sir Bailey, saan sila pwedeng maka-avail nitong Fuji weighing scale na to? Available ho tayo sa mga Ace Hardware, sa Robinson's Handyman,
And marami pa tayong mga ibang dealers. Nationwide po yung dealers natin. Pwede yung tumawag sa 361-1331. Warranty. Yeah, 1-year warranty. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero almost hindi mo magagamit, sir, yung warranty na yan kasi matibay talaga yung timbagan. Kung ayusin lang din po natin yung paggamit hanggang lifetime. Naku, huwag niyo pong paggamit kay Porky. Naku, kahit na doblehin pa natin si Porky, makakasigurado ko sa'yo, accurate pa rin yan. Mabubukin po si Porky kung ilang kilo. Sige, game. So yun na nga po, nananawagan tayo dun sa mga... Yes. Sa mga kinauukulan ng paglalagay ng timbangan ng bayan. At yung mga... Okay, itong timbangan ko. Panggama ko nito. Ano po? Naku, accurate po yan. Ibig sabihin niyo talaga. 104. In fairness. Sabihin ko niyo naman ako. So, yung test weights po kasi, very technical lang po yung ibang information siguro sa mga susunod na lang natin ipapaliwanag. Minsan yung ginagamit ng mga munisipyo, kalakalawang na rin. Okay. So, ibig sabihin, hindi na rin po ganun ka-accurate yung test weights nyo. Okay. So, kailangan, syempre naman, bago-bago ng konti at talagang may certification ulit ng DTI. Okay. Maraming salamat, Sir Bailey. Maraming salamat din po sa inyo. Okay. Magbabalik po ang Good Morning, Kuya!